Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, what's up mga kabiyaya, mga ka-DDS? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala, isang Duterte defender at reactor ng mga viral issue po na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun, eto nga, no, pag-usapan po natin to. Etong 500 billion ni Tamba, mas malaki pa sa pandemic. At ito, ebidensya ng 51 billion pesos na pound ni Pulong Duterte, ilalabas na. Ano naman ba to? So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, no, tawag dito. Nalimutan ko na, wala tuloy ako. Mega love shoutout yan siya kala Sir Randall, yan, and kay Madam, at kay Mami Teresa Arong and Mami Rena Baher, kay Ma'am Cathy, at kay Sir Boy Bicol, at sa iba pa po na supporters natin dyan na on and off cam may sinusuportahan po tayo. At syempre, especially, mega love shoutout sa ating mga hero abroad na supporters or DDS kung tawagin, diehard supporters, diehard Duterte supporters, patuloy po na sumusuporta sa ating programa. At syempre sa mga ano, sa mga senior citizen, mga mahal nating senior citizen na kahit papano ay napapasaya natin dito sa video at sa ating live. So ito, pag-usapan na natin to. Alam nyo, syempre bago natin lahat, suotin muna natin tong mahiwagang headset. Yan, mukha na akong ano rito, mukha na akong ano ito, tag dito, parang nasa helicopter ako. Parang nasa ano ako, parang nasa, parang akong pilot. Pero syempre, galing po ito sa ating buting sponsor. Kaya ano po, no, hindi natin to pwedeng hindi gamitin. Bilang pasasalamat na at least nakikita po nila. Alala po, hindi po ito scam, ha? Usang loob po ito. At ayun, eto. Pag-usapan na nga natin to. Oo. So, i-correct po natin yung mga maling information po dito na na maririnig po natin, mga kabiyaya, ha? Okay, simulan natin dun sa pinakadulo. Alam nyo, siyempre, ano naman pong silbi natin bilang isang Duterte defender, isang vlogger ng Duterte na sumusuporta sa kanilang adikain at kabaitan, at tayo ay sumusukli lamang po sa mga kabutihan po na ginawa nila at ginagawa pa dito sa ating bansa. So marami pong mga pambabatikos, marami pong mga paninira na laban sa kanila. Kaya nandito po tayo para i-correct po yung mga fake news na yan. So eto, panoorin natin. 500 billion pesos na tulong sa mahihirap na ipinamudmod ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez ay pagtulong nga ba o pagnanakaw? Hindi tayo ipinanganak kahapon para maniwala na ang 5.768 trillion pesos na pambansang budget para sa taong ito ay wala sa anino ng pork barrel, gaya ng sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez noong Nobyembre nang ibigay ng Kamara sa Senado ang General Appropriations Bill na inaprubahan nito. Pagkatiwalaan ang mga mambabatas na humanap ng mga malikhaing paraan upang makapag-ipon ng mga pondo para sa kanilang mga alagang proyekto sa kanilang mga distrito o para sa mga programa ng tulong na maaari nilang ipagmalaki kapag sila ay pumunta sa mga pulong at konsultasyon, partikular sa panahon ng kampanya. Halimbawa ay ang paglalaan ng halos 500 billion pesos sa isang social amelioration program o ayuda para sa hindi bababa sa 12 million na mahihirap at mababa ang kita na pamilya o tinatayang 48 million na katao. Ang pinagtataka ko lang ho dito, mga kabiyaya,
yung confidential fund ni BP Sara, yung 51 billion ni Pulong Duterte, bakit binabatikos? Pero bakit ito parang wala lang? Bakit hindi nila ito pinapakinggan? Or bakit hindi nila ito napag-uusapan? Daw nakakapagtaka lang no, na bakit na sa dinami-dami ba naman at kumbun talagang para sila sa bayan, eh bakit itong kay Martin Romualdez ay hindi nila ho napag-uusapan? Ano pong meron? Doon po ako nagtataka kung ano ba talagang meron na bakit hindi nila ito napag-uusapan. Ay napakalaking pera po ito. Dapat po sinusure po nila kung talagang napunta po ba ito sa mga tao. Dapat sinusure po natin na itong 500 billion po ay nakarating po ba talaga to sa kamay ng mga kababayan natin. Eh baka mamaya nabulsa po ito. Baka lang naman po ha. Baka lang naman. Mahirap na. Baka ano sabihin na naman ng iba eh. Baka lang naman na naibulsa. Baka nakalimutan ni Pamigay. Pero no, biruin nyo ah, palagi nila, lalong-lalo na si Trillanes, si Mike Abe, si Tunying. Ayun yung mga vlogger, ayun yung mga tao. No, si Trillanes di naman vlogger yun. Ayun yung mga tao na laging naninita sa mga ginawa ng mga Duterte. Sa mga ginagawa at yung mga binabato nilang pa-fake news. Pero, bakit ito pong 500 billion po ni Tamba ay hindi po may paliwanag at hindi na pag-uusapan? Ano po kaya ibig sabihin nun? Ano, porket po ba? House Speaker? The House Leader? Si Martin Romualdez? Si Tamba kung tawagin nila? Si Serra, oy, si Serra gagalangin natin, syempre. No? Si Sir Martin Romualdez ay isang House Speaker at pinsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos eh, porket ba ganun na hindi na pwedeng pag-usapan yung issue na meron siya? Na kung paano ba nagastos at kung saan napunta ang 500 billion pesos na sinasabi nila na ipinamigay nila sa mga tao, sa mga kababayan natin? Bakit hindi natin naramdaman yun? Diba? Ba't hindi natin naramdaman yun? Saan napunta yun? 500 billion, napakalaking pera po nun, no? At kanino po ba galing yun? Sa kaban ng bayan. Ngayon po yung binabayaran natin, no? Ayun, sa atin din galing yan. So, saan napunta? Yun ang pinakatanong. Bakit hindi po napag-uusapan? Bakit walang imik? Ito, kagaya ng lagi sinasabi ni Mike Abe, na isa sa mga balimbing na vlogger ho dito sa mundo, ay sinasabi ho niya, na bakit walang imik si BP Sara sa pangbubuli, no, sa pangbubuli ng China dito sa Pilipinas. Ay ang tanong ko naman din po, Sir Mike Abe, sir na tawag ko sa iyo ha. Bakit po wala rin po kayong imik dito sa 500 billion ni Martin Romualdez? So tuloy pa po natin. Sa kauna-unahan daw na pagkakataon, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalaan sila ng kalahating trilyong piso o humigit kumulang 9% ng pambansang budget bilang tulong sa mga mahihirap at sambahayan na walang sapat na kita, sabi ni Romualdez. Ipinakilala ng Kongreso ang isang bagong programa sa budget na may label na AKAP o ang Ayuda sa Kapus ang Kita. Ito ay isang 60 billion pesos na pondo na ang layunin ay magbigay ng direktang tulong na salapi sa mga malapit sa mahihirap o mga pamilyang kumikita ng hanggang 23,000 pesos kada buwan, dagdag pa niya. Subalit, sino nga ba ang maniniwala na walang kickback ang mga mambabatas dito lalo pa at sila mismo ang direktang namamahagi sa cast assistance? Tapos babanatan na ang kurap ay ang mga Duterte. Yun na nga yung masakit dito, no? Ngayon, 'di ba? Nung una nagtataka tayo bakit yung mga congressman, yung mga mambabatas or yung mga mambubutas kung tawagin ni Banat Bay, ay bakit todo kampi at isa rin na sa mga tigapagtanggol
ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero doon naman, speaking of Digapagtanggol, wala naman po tayong problema doon. No, ang problema lang natin doon, kasi dati wala naman po ito. Pero bakit meron ng ganito? Yun po yung tinatanong namin. Ngayon, alam na natin. Kasi nga, dahil dito siguro, sa 500 billion na to. Diba? Hindi ko naman po sinasabi na ibinul sa nila, ha? Sinasabi ko lang, baka dahil dito sa 500 billion na to, eh baka dahil dun napag-isip-isip ng mga congressman, mga mambabatuts, mambubutas, mambabatas, na ipagtanggol nila itong Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, napagkakatiwalaan sila sa 500 billion pesos na yan. Kaya ang tanong, naramdaman kaya po ng mga sa bawat distrito po or sa bawat lugar po ng mga congressman niya itong mga itong binahagi sa kanila itong tungkol dito sa 500 billion na to. Napakinabangan po kaya may mga lugar diyan ng mga congressman na bahagian po kaya yung mga residente nila. Sana naman po meron, no. Sana naman po naambunan din po yung mga kababayan niyo. Oh, pero sana, ito pa yung isa kong hiling. Dahil yung pera na yan, sa amin din naman po galing. Na sana naman po, kapag ipamimigay nyo sa tao, huwag nyo nang lagyan ng picture nyo. Ano po ba yan? Ayuda or pamumulitika? Kasi nakahalata po namin sa mga viral video po ngayon, katulad po nung ginawang pamigay na bigas ni Martin Romualdez, no, na may mga picture po nila yung bigas. So ano po ba yun? Ano po bang ano yun? Ano po bang estratehiya? Bakit mayroon pong ganun? Saan, ano po bang connect nun sa ayuda? Ay alam naman po ng tao na galing naman po yan sa gobyerno natin. Alam naman po na galing po yan sa inyo. So ba't kailangan nyo pa pong lagyan ng mga picture nyo? At unang-una sa lahat pera naman po din po namin yan. Pinamimigay niyong tulong sa amin din naman po galing yan. Sasabihin niyo, ang mga Duterte, maagang namumuliti ka, pero sino ba talaga yung gumagawa? Gaya ng sinabi dito sa video, no? Sa dinami-daming ginagawa na pwedeng silipin ng mga mambabatas or sa Senado, lalong-lalo na sila Risa Ontiveros, Franz Castro, or yung Makabayan Block na yan. Na pwede naman nilang silipin tong 500 billion na to, bakit lagi nilang pinupuntirya mga Duterte? Doon pa lang eh, kaya hindi nyo maiwasan na magtanong sa amin. Na magtanong kami, sorry. Na magtanong kami na bakit may ganyan, bakit yung 500 billion, hindi nyo na pag-uusapan. Pero yung 51 billion ni Pulong Duterte, paulit-ulit yung pinag-uusapan. Batay sa datos, ang 500 billion pesos na ipinapamudmod ni House Speaker sa publiko ay sobrang mas malaki pa sa pondo ng panahon ng pandemya na mayroon lamang 240.7 billion pesos. Yan. Diyan din kami nagtaka. Bakit? Ito ha, nung panahon ni Tatay Digong ay umabot po sa 240 million ang million or billion ang grand total na ipinamigay na tulong ni Pangulong or former President Rodrigo Duterte. No, partida po, no, partida. Pandemya pa nun. Na sobrang talagang kapos, sobrang ikahos ang mga kababayan nun natin nun. Sobrang talagang kailangan na kailangan po ng tulong nila nung mga panahon na yun. Pero bakit? Halos lahat naman din tayo, naramdaman po natin yun. Yung 240 billion na yan, naramdaman po ng buong Pilipinas yun. Oh, posibleng hindi. Hindi ba nagka-pandemic sa lugar nyo? Yung mga nakuha nyo mga relief goods, mga bigas. No, so natanggap natin yan. Pumipila pa nga tayo nun, mga time na yun, di ba? So naramdaman talaga natin yun. Pero itong 500 billion na to na pinamigay ni Martin Romualdez sa mga kongresista, asan na po ito? At bakit hindi po napag-uusapan? Kung talagang pong mambabatas kayo at talagang nagmamahal po kayo sa bayan natin, eh bakit wala po kayong reaction dito about sa 500 billion na to?
Tanong lang naman po ito, no? Natumagal pa ng halos 3 years. Ang Yolanda ay mayroon lamang 167.8 billion pesos na pondo. Kaya naman, katakataka kung bakit tila sobrang halaga nitong 500 billion pesos na naipapamahagi daw sa mahihirap na wala namang malaking problema ang bansa sa kalamidad. Yan na nga ang pinaka... Yan na nga ang pinaka yung hinahanap po ng mga netizen. Na bakit kung kailan wala naman talagang ano, na wala naman talagang problema dito sa Pilipinas na katulad yan yung sa COVID, di ba? Wala namang problema na ganun. Pero bakit ano? Bakit naglabas sila ng ganung kalaking pera? At parang hindi naman po natin naramdaman. Yan po yung pinagtataka ko, ba't hindi po natin naramdaman? Ako dito sa Taguig, wala man lang kaming nakuha or wala man lang kami nalaman na may namimigay ng ayuda. Kahit saang lugar, sa Signal, sa Wawa, sa Bagong Bayan, wala kaming natatanggap. Pero nagulat na nga lang din po ako dyan sa issue, sa balitang yan na may pinapamudmod si Martin Romualdez sa 500 billion sa mga napara daw po sa mga mahihirap. Pero naramdaman ba natin? May natanggap po kaya tayo? Kasi kami po, wala po kami natatanggap. Biruin nyo, eto katulad nito, Yolanda. Etong about dito sa 200 billion na to na ipinamigay ni former President Rodrigo Duterte, talagang kano to, talagang garantisado to kasi nga ay may pandemya tayo noon. Eto naman yung 167 billion nung panahon ni Yolanda, nung bagyong Yolanda. So, garantisado din po yun, wala pong problema yun kasi may bagyo at may sakuna po dito na nangyari sa Pilipinas. Pero yung 500 billion na ipinamimigay daw ko no ni Martin Romualdez sa mga kababayan natin, bakit wala po? Parang hindi po namin, di ba? Wala naman nangyaring sakuna. Meron po bang nangyaring sakuna dito sa Pilipinas nang hindi natin alam kahit na nakatira tayo dito sa Pinas? Di ba nakakapagtaka? Nakakapagtaka lang. O kayo na mismo, comment nyo nga dyan kung may nangyari bang sakuna sa Pilipinas na itong taon na to. Comment nyo dyan. Oh, maraming problema ang bansa na kailangan ng agarang mga programa na mas mapapakinabangan sana ng taong bayan tulad ng mga kalsada, eskwelahan, mga armas para sa depensa at marami pang iba. Ang ginawa sa Davao na paggastos ng 51 billion pesos para sa DPWH na batikos ng mga anti-Duterte ay kitang-kita na may magandang resulta. Pero tahimik sila sa umano'y 1 billion pesos per kilometer na... O yan. Bakit naging tahimik sila sa resulta? Ang laging lang ho nilang nilalabas ay yung mga negatiba. Mga negative. Mga negatibo na mga balita laban sa mga Duterte. Diba? Na alam din naman po natin na may mga pinatunguhan naman na maganda naman pong paraan or pamamaraan yung 51 billion ni Pulong Duterte. Pero hindi man lang po nabalita 'yon. Hindi man lang po sabi ng mga anti-Duterte. Bagay, antay nga naman lahat na lang ng ano, kahit na tama yung ginagawa ng mga Duterte, gagawing mali, anti-Duterte nga. Kaya sobra po kaming nagtataka na bakit naku-question yung 51 billion na yun? Pero yung 500 billion, ba't hindi na-question? Idagdag ko na rin dito yung kay Len, kung usapang hungkatan lang din naman, eto, na-vlog ko na rin po ito, yung about po dun sa 900 million ni Lenny Robredo na hinihingi niya sa ating Pangulong Duterte noong mga panahon na yun. O, bakit hindi rin po na-question yun? Nasaan na rin po yun? Parang ang ano kasi, ang nangyayari po kasi, napaka-unfair po. Kasi kung pinag-uusapan nyo yung 51 billion about kay
Pulong Duterte, bakit ayaw nyo rin, bakit, edi sana pag-usapan nyo rin po yung 500 billion na ginawa ni ano, or kinuha ni Martin Romualdez na ipapamigay daw kuno sa mga mahihirap. Dapat ano, naging balance po ang gobyerno natin, yun po yung hinihiling namin dito. Sige, wala pong problema na pag-usapan nyo yung 51 billion ni Pulong Duterte. Pero sana pag-usapan din po at talakayin din po yung about po doon sa 500 billion ni Martin Romualdez. At least maging pantay po yung tingin ng mga tao, di ba? Okay, tuloy natin. The project ni Speaker Martin sa Leyte. Ito naman ang binigyan ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Binulsa ata yon sa tingin ko kasi maayos naman ang Davao. Aside sa coastal road no na pinakita ko kanina no gaano kaganda, under construction na rin, under construction na rin yung Maa overpass. Tignan natin. Hi guys! Magandang araw! Ngayong araw na ito ay nandito ako sa ginagawa pong Maa Flyover Project dito sa may Maa Diversion Road, Davao City. Yung nakikita nyo guys, oh. Yan, katulad nyan. Nakikita ho natin, no? Nakikita ho natin yung mga, yung pinagmulan or ginagawa po mapatungkol dun sa 51 billion ni Pulong Duterte. Nakikita natin na ito pala yung dahilan kung bakit binigyan si Pulong Duterte ng 51 billion dahil pala dito. So at least nakikita natin na may ginagawa at may pinatutunguhan yung pera. Ay yung kay Martin Romualdez, bakit wala? Diba? Tsaka bakit hindi rin to binabalita ng mga anti-Duterte? Kasi ayaw makita ng mga tao na may yung 51 billion na binibintang nyo sa kanila ay ayaw nyo makita ng ibang tao na talagang may maganda naman na pinatutunguhan yung pera. So sorry kayo, nandito na kami. Kami ngayon na maglalabas. Po ang progress na malapit na pong matapos ito. Meron ng malaking nagawa. So malapit na po yung matapos and isa yon sa malaking flyover no or overpass sa Maa, which is located of course sa Davao City. And 'di ba yung kakatapos lang na coastal road, 'di ba, pinakita ko sa inyo, pakita natin ulit. Yan, no? Kitang-kita po dyan sa monitor. Ayan, no? Pasensya na kayo, maliit, ha? Lapit natin. Kitang-kita nyo po na napakaganda po ng coastal road sa Davao. At talagang masasabi mong pang-international na nga po yan. So, ayan din po yung mga tinutukoy ng mga tao or sinasabi ni Pulong Duterte na dyan inilaan yung 51 billion na yon. At may iba pa. No, may mga iba pang project. Bakit hindi ito pinapakita? No, bakit ang pinapakita lang po ng mga media ay yung about lang po dun sa issue na 51 billion? Ba't hindi pinapakita ng mga media at ng mga anti-Duterte na yung mga nagawa dun sa 51 billion na yun? Diyan din po kami nagtataka. Tapos kung makasita kayo sa mga Duterte, wagas. Pero yung 500 billion ni Martin Romualdez, hindi nyo pinapansin. Todo deny kayo. Todo bulag-bulagan kayo. Kung talagang mga makabayan kayo, dapat lahat pinag-uusapan. Lahat din pinupuntirya nyo. Hindi lang hindi lang kayo nakapokus sa mga Duterte. Na may masilip kayong mali sa kanila, babanatan nyo na at pag-uusapan nyo. Pero yung ginawa ni Martin Romualdez, hindi nyo pinag-uusapan. Ang bilis nyo linawin. Yan ang hirap eh. Yan ang hirap sa ano, tapos sasabihin nyo, ang mga anti-government kami. Eh samantalang na kayo, tanong kayo ng tanong, tapos kami kapag nagtatanong din kami sa inyo, sasabihin nyo, anti-government na. Nagtatanong kami sa inyo about sa 500 billion na yan, pero wala naman kami na
wala naman kayo nasasagot. Tapos pag kayo nagtanong sa mga Duterte, sanang napunta ang 51 billion? Kahit na sinasabi na nila, kahit na ina-explain na nila, ayaw nyo pa rin paniwalaan. Pero yung 500 billion ni Martin Romualdez, ba't hindi nyo man lang ma-question? May sounds lang po, no? Kaya tinanggal natin yung sounds. Yan, no? Ang ganda niya, no? Kitang-kita nyo ba yan? Sa ibang bansa ka lang makakakita ng ganyang ganyang kagandang kalsada. Diba? Kaya nga, ano eh, sa totoo lang po, napakaswerte ng mga tiga Davao. Sa totoo lang, napakaswerte ng mga tiga Davao dahil andyan sa mismo sa inyo ang mga Duterte. Kaya nga sana, no, mga kabiyaya, gumising tayo na sana ay itong darating na 2028 ay huwag natin pong kalimutan itong si BP Sara na may look-look po natin bilang presidente dito sa ating Pilipinas. Dahil yan po yung kailangan natin. Hindi natin kailangan dito ng puro drama. Puro drama, todo, puro paninira, puro pawa effect, at puro paninita na wala namang pagkakamali. Hindi natin kailangan dito sa Pilipinas. Ang kailangan natin dito, katulad ng mga Duterte na may aksyon, may gawa, mabait, no? At may tapang na handang lumaban kahit na sino man. Yan, oh. Ganda ng kalsada, no? Nakakaingit, no? Kita nyo, oh. Hindi lang yan, no? Gumanda na rin yung part ng sa may Mintal, sa mga taga Davao dito yun. Sa may papasok ng Mintal, Pakalinan. Di ba may renovation doon? No? So, pinaganda din doon. So, kita mo naman saan napupunta ang pera, ang pondo. Pag mga Duterte ay tatak Duterte yan, no? Kitang-kita mo ang improvement, kitang-kita mo kaliwat kanan. Kaya kami na nakaranas ng Duterte leadership, lalo na sa Davao City, hindi na namin kini-question kung saan napupunta ang pera. Kasi alam namin... Hindi na ho kini-question ng mga tiga Davao yung pera. No? Kasi nga, nakikita na talagang may pinapatunguhan na maganda. Katulad doon yan, nakikita talaga ng mga tao. Ang hirap din kasi na doon sa mga politiko na puro dada. Puro dada na wala namang nilaga. Charot. Na wala namang nakikita ang ginawang maganda. Puro lang silang dada. Gito, survey, gito. Ayun po, nakita po ng sambayanang Pilipino na ganito po ang pinatunguhan ng 500 billion. Pero kung iisipin mo maigit, hanapin mo yung ebidensya na sinasabi nila na nakita daw ng sambayan ng Pilipino, wala ka naman makita. Hindi katulad dito sa mga gawa ng mga Duterte, talagang kitang-kita mo. At hindi lang mismo nang gagaling sa kanila, nang gagaling pa mismo sa ibang tao. Ibang tao mismo nagpapatunay sa na talagang may ginagawang kabutihan ng mga Duterte. No. Nasa good hands yan pag mga Duterte. Ang tanong! Kamusta sa Leyte? Yun. Kamusta? Ang tanong, kamusta sa Leyte? Alam ko may mga nanonood dito ng mga tiga Leyte na solid Duterte supporters. Comment nga kayo. Kung ang tanong, kung kamusta naman po dyan sa Leyte? Kung nakaramdam din po ba kayo ng ayuda dyan? Kung nakaramdam din man po ba kayo na medyo gumaganda po ang ang ating lugar, ang ating kapaligiran dyan sa Leyte? Kasi dito sa Taguig, unti-unti na, nag-level up na, nag-upgrade na po yung aming lugar dito sa butihing mayor po namin na si Lani Cayetano. Ang tanong lang po, eh, dyan po ba sa Leyte, meron po bang improvement na nangyayari? Eh, baka mamaya, puro lang po salita yung mga politiko dyan na puro more and improvement sila, pero wala rin naman po talagang, wala naman po talagang nakikita. Yun po yung masama doon.
So yun ako, hindi na natin masyadong tapusin, hindi na natin tapusin to mga kabiyaya. No? Ito lang naman, ginawa ko tong video na to na kasi padami ng padami, palawak ng palawak ang paninira sa mga Duterte. At kagagawan po yan, syempre alam na natin, hindi na natin sasabihin. Ang nakikita ko nga po ngayon ay ginagawang palaman ng mga Duterte para hindi mapansin ng mga taong bayan, hindi mapansin ng mga tao yung ginagawang anomalya ng ating gobyerno kung meron man. Kasi napapansin ko halos po lahat talaga nakapokus po yung kanilang oras sa mga Duterte para sitahin yung mga wala naman dapat sitahin. Sitahin nila, gusto nilang sitahin yung mga hindi naman karapat dapat sitahin. Katulad niyan, about 51 billion. Hindi naman talaga kailangan sitahin yan or silipin. Dahil nakikita naman po natin kung saan napupunta, di ba? Pero yun nga, ang palit-ulit kong tinatanong at kayo, alam ko, tinatanong nyo rin na saan napunta ang 500 billion na na hawak-hawak ni Martin Romualdez. So yan o, hanggang dito na lang yung video natin mga kabiyaya, mga ka-DDS. Ano pong magiging komento nyo sa mga napanood nyo at naging agree po ba kayo sa mga sinabi ko? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, ulitin ko, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo kay Jay Guevara TV at sa lahat ng DDS Vlogger, especially to Banateros, Boss Dada, Coach Oli, and Banat Bay. At syempre, mega love shoutout sa mga OFW Hero Abroad na patuloy na sumusuporta sa ating programa. At ang ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa mga Duterte Vloggers and Banateros Brothers. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye.